Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading para sa mga fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung cross-watcher ka, pwedeng maging ikaw ito. At hindi si fire sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles dito. Depende sa nangyari sa'yo. So this is for fire sign, kapalaran sa pag-ibig for December 2021. Ayan. And by the way, kung hindi ka nakaka-resonate sa mga sinasabi ko, maaring ang reading na ito ay hindi para sa'yo. Okay lang yon. May next time pa naman. Pwede kumakuha yung energy mo next time. Mag-like ka lang, mag-subscribe sa ating channel. Ayan, na-appreciate ko lahat ng likes, comments, shares, guys, ha? So, yeah, let's start your reading. This is for fire sign, kapalaran sa pag-ibig. Check nyo na lang, guys, yung ating description box para sa ibang channels pa natin. Okay, your main energy is the Two of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Never mind the zodiac sign, ha? Energy lang yung pinipick up natin at hindi yung mismo zodiac sign ng person mo. Okay? Yeah. The Two of Swords, Nine of Wands, Seven of Swords. Ayan. This is your main energy. Meron kang iniiwasan. Maaring ang iniiwasan mo ay ang kailangan mong gawing desisyon. Okay? Maaring meron kang kinakatakutan, meron kang mga iniisip na maaring ayaw mong mabago or maapektuhan, kaya itong pagdedesisyon na ito na sa halip na gawin mo ay iniiwasan mo, nilalayuan mo. Maaring ito ay problema, maaring ito ay may kinalaman sa person mo, pero pwede rin namang wala. Pwedeng problema mo lang sa sarili mo or mga kailangan mong gawaing desisyon ngayon. Ayan, malawak yan. Kung ano man yun, alam mo yan. Kung ano yung mga pagdapat mong pagdesisyonan ngayon. That's your main energy. If that is you na ngayon ay may ginagawa kang desisyon pero iniiwasan mo itong paggawa ng desisyon na ito, mga action dito sa desisyon na ito, this could be your reading. Bottom of the deck is the Ace of Pentacles. Maaaring may mga bagong dumadating ngayon sa buhay mo. Could be possible na may kinalaman sa pera, sa finances, sa career. Ayan, and maaaring marami kang iniisip ngayon eh. I don't know, something to do with your past. Yun ang nakikita natin. This could be your reading kung ikaw yon. Hopefully, nakuha ko yung energy mo doon. So, yeah. If not, okay lang yon. May next time pa or better check our other videos. Maaaring nandun yung reading para sa'yo. Okay? Or sa ibang channels. Okay. So, what do we have here naman for your person? Who is this person that you're dealing with? For fire sign, please. Aries, Leo, Sagittarius. Kapalaran sa pag-ibig. Okay, for your person. Okay, yung person mo is the sun. Okay? Clarify natin, what's with the sun? The devil. Okay, one more card. For some of you, this could be a friend. Or kung hindi man, alam mo yung person mo, pinapakita niyang masaya siya eh. Masaya siya sa kung ano man nangyayari sa kanya ngayon or whatever na ginagawa niya ngayon. But with the devil, I feel like it's all a lie. Kasi ito talaga yung energy niya eh. Your person is not happy. Malungkot siya, nasasaktan siya, stress siya, maaaring may kinalaman sa'yo. Nandito yung pagpapahalaga ng person mo with the Queen of Pentacles. I feel like this is a person from the past. Or pwedeng ngayon ha. Until now, there's a connection between the two of you. And nakikita natin yung pagpapahalaga niya sa'yo. Or pagpapahalaga niya sa nakaraan ninyo. Okay? So pinapakita niyang okay siya, masaya siya, pero lahat yun kasi nungalingan lang. Okay? Maybe because may kinalaman yun dun sa iba sa desisyon na kailangan mong gawin na hindi mo ginagawa, and then yung person is like, nasasaktan siya, bakit di ka pa nagdi-desisyon? Bakit wala pa rin action? Bakit hanggang ngayon,
Yeah, possible na kung ba, yung iba pwedeng nakapag-decision na pero walang action doon sa decision na yon. So, I want action from you. Your person is really sad. Nalulungkot siya. Okay? Yung iba kasi sa inyo, possible na sa halip na gumawa ka ng decision, ang ginawa mo or gawin yung decision or yung action na yon, ang ginawa mo, nilayuan mo siya or either nilayuan mo siya or nilayuan mo yung paggawa ng decision regarding sa inyong dalawa. Yeah, I feel like it's all about decision. And dapat gawain, kaya lang hindi ginagawa. So, yung person mo nasasaktan, nalulungkot dahil doon. Wala siyang magawa eh. Kasi ikaw may hawak sa kung ano yung patutunguhan ng connection ninyong dalawa. Ikaw ang may hawak. Yeah? Kuha tayong messages from this deck. Dito naman tayo. Shuffle ko lang ang cards. What do we have here for our fire sign? Kapalaran sa pag-ibig. Fire sign, kapalaran sa pag-ibig. Fire sign, kapalaran sa pag-ibig. Please, spirit guides, angel guides. Ayan. Let's read the Two of Swords. Okay. Yung iba sa inyo, kailangan mo mag-take ng risk. Okay? Kailangan mo mag-take ng risk. Kailangan mong gumawa ng action. Or iniisip po na hanggat may itatago, tinatry mong itago. I don't know. That's the energy. But, you know, kasi maaaring wala kang ganong lakas ng loob. You do love your person, pero maaaring mahina ang loob mo. Maaaring kaya hindi mo magawa yung decision na ito, yun ay dahil mahina ang loob mo. Pero, gusto mong mag-take ng risk. Alam mong, kailangan mo mag-take ng risk. Okay? Kailangan mong, kumbaga, i-push. Gawin yon. Pero, parang pinanghihinaan ka ng loob. Okay? Pagdating sa paggawa nito, medyo nanlalambot ka. Hindi mo alam kung dapat ba talaga. Yeah, I feel like medyo mahina ka pagdating dito. So, yun ang nangyayari. Kaya nagkakaroon ng pagtagal ng connection mo with your person with the coffee cup. Ngayon, this could be an ending or transformation na kailangan mong gawin. Yeah, with the chaser, this is like yung iba sa inyo, pwedeng natatakot ka na maabandon na. So, this is you na. Ikaw ang nang-aabandon na. Ikaw ang lumalayo. Ikaw ang tumatakbo. And then, yung takot mo eh. Tatakot kang mawalan. Okay? So, or feeling mo kailangan mo ito. Kailangan, could be a person na feeling mo kailangan mo or a sitwasyon na feeling mo kailangan mo. And then, kaya hindi mo magawa ng desisyon yung regarding doon. For your person, meron naman dito the butterfly. Yeah. What's with the butterfly? Alam mo, itong person na ito sobrang nagmamahal sa'yo with the kisses. That's unconditional love. Sabi ko nga, noon hanggang ngayon, ikaw ang mahal nitong taong to. Okay? And so, sa nakikita natin dito with the photograph, yeah, hanggang ngayon, itong person na ito, inaalala ka, yung memories nyo. I feel like yung photos mo, no? Yan, tinitignan-tignan pa rin ang person na ito. Gusto niya talagang kumonect sa'yo or kung may connection kayo, tuloy-tuloy lang. Sana magtuloy-tuloy lang. Kasi gusto ko lumalim eh. That's the energy with the butterfly. Or kung hindi man, gusto ko somehow mapansin mo ako, makita mo kailangan mo ko, and kailangan din kita, malaman mo yun. Kasi kailangan, parang pakiramdam niya, kailangan ka rin niya eh. Okay? Kailangan in a way na kasi matagal kang nawala sa person mo, and then pakiramdam niya, kailangan kita. Kailangan pa rin kita. Yung person mo natuto ng masanay, maaring sa'yo, sa connection ninyo, pero nandoon pa rin yung sakit. Yeah. So, let's get more messages. I feel like you're being selfish right now. Wala kang ibang inisip kundi ang sarili mo with the golden mirror. Yung parang, yung magiging decision mo ay kung ano yung papabor para sa'yo. That's the energy. Maaring hindi mo magawa yung decision for now with the, yeah, you do have options with the keys on the ring. This could be people for some of you or situation. Ngayon, hindi mo magawa yung pagdedesisyon kasi tinitimbang mo mabuti, tinitignan mo kung alin yung papabor sa'yo. Ano ang hindi yung kung ano ang papabor sa lahat. Rather, kung ano yung papabor sa'yo. So, in a way, nagiging selfish ka doon sa part na yon.
no? Na kaya mo hindi ginagawa yung decision or action doon sa decision na yun, it is because hindi ka sure dahil hindi mo alam kung itong ikaw ba ilugi or what. Or ikaw ba ipaginawa mo ito, ano ba mangyayari sa'yo? Possible lang yun. Inuuna mong isipin kung ano yung magiging mabuti para sa'yo, hindi para sa lahat. Now, yeah, we do have your coffee cup. So, yeah. Medyo natatagalan. That's the energy. Natatagalan. For your person, we do have your camera and palm tree. Okay. Your person is really focused sa'yo. Pakiramdam niya wala kang ginagawa. Alam niya yun. Yeah, regarding just sa decision or just sa mga gusto mong mangyari, alam niyang wala kang ginagawa. And nararamdaman niyang wala ka talagang ginagawa or gagawin. Hanggang buntong hininga na lang yung person mo eh. Like, wala akong magawa. Ikaw ang kailangan gumawa ng decision. Ikaw ang kailangan gumawa ng action. Your person, tinatry niyang maging masaya, tinatry niyang ipakitang masaya lang siya, na okay lang siya. Pero deep inside, your person is not okay. We do have your not today. Yung iba sa inyo, pakiramdam ng person mo, nilalayuan mo siya. Yeah, somehow. Kaya nga gusto niya makipag-usap, gusto niya makipag-ayos pa. Possible na ganun. Or magkaroon ng communication sa inyo. Kasi pakiramdam niya, nilalayuan mo siya. Or alam niyang nilalayuan mo siya. So what will be the future, near future reading for you? Anong mangyayari in the near future para sa inyo dalawa ng person mo? We do have here karmic relationship and wedding rings. That's the problem. Ito yung problem na nakikita natin in the near future. You could be married to your karma. Okay? And in the near future, ito more on like an advice, no? Gusto mo ng transformation with the phoenix, anong kailangan mong gawin? We do have here the coffin. You have to end things. Kailangan mo i-end yung sitwasyon. Kailangan mo tapusin yung sitwasyon. Kung gusto mo ng pagbabago with the phoenix. Kasi yung phoenix, it's in the at the bottom of the deck. So, ibig sabihin, ito yung dapat mangyari. Ito yung advice sa'yo. And you are stuck in a situation with the karmic relationship and wedding rings. Kailangan mong gumawa ng decision ko. Ano ba talaga? Kung gusto mo ng pagbabago, you have to end things. Kasi hindi ba mangyayari yung new beginning na yan na gusto mong or possible na dapat mangyari or gusto mong mangyari kung hindi magkakaroon ng pagbabago. So, yun yung nakakapagpasakit sa person mo kasi wala siyang magawa. Ikaw ang kailangan may gawin dito. So, that's it for now. Thank you for watching. Sana nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, Virgo Philippines, Dapit Hapon TV. I love you all and bye-bye.